Ricardo Versosa? O haggard ka na ba sa kaliwat ka ng mga konsumisyon sa buhay? Mga kailangang bayaran, mga kailangang gawin, at walang katapusang mga problema. In other words, stress na kailangang harapin at kailangang kayanin dahil marami raw sa mga iniinda nating sakit. Stress ang sanhi. Paano nga ba hindi magpatalo sa stress? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Nelson Canlas. Magtuloy. Lo, te, stress ka? Hindi, ang ganda ko. Ikaw, stressed ka rin ba? Hindi mo alam na stressed ang iyong nararamdaman. Ang stress is anything that knocks you off your equilibrium. Ang katawan natin o ang tao ay palaging sinisik natin yung balance na level sa ating pamumuhay. So, physical balance ang tinitingnan natin, or mental balance, emotional balance. So, tawag sa ano yan, scientific na terminology na ginagamit nila is homeostasis. No, so it's a balanced state ng isang tao. Kapag stress ang pinag-uusapan, ang ibig sabihin nun ay naalis tayo o natanggal sa comfort zone natin. So kung saan tayo komportable, kung napalabas tayo, pinalabas, then doon tayo magkaka-pressure, challenges, hardships, or stress. Maraming mga bagay sa paligid natin ang sanhi ng stress o ang tinatawag na stressor. Kabilang dito ang traffic, maging ang simpleng gulo at ingay sa paligid. Pero ang isa sa mga pangunahing stressor ay ang ating trabaho. Kasama na rito ang tambak ng mga gawain, tila walang katapusan. Oh, gawin mo to ha. Importante yan. Unahin mo to. Asap to, okay? Kaya ko to. O katrabahong hindi makasundo. Girl, alam mo ba, nakakainis yung ka-office mate natin, si Facunda. Lahat daw ng trabaho, pinapasa niya sa akin. Akala mo naman, ang ganda manamit. Akala mo, Paris Fashion Week manamit lagi. Bakit naman, girl? Ano bang suot niya? Kanina, naka-white siya na may parang itim-itim na linya sa damit. Tapos may bakal-bakal yung bibig. Tapos naka-silver accessory na hindi naman match sa outfit niya. Hoy, ate. Ako ba yun? Ay, hindi! Hindi ikaw yun! Ba't mong naisip na ikaw yun? Hindi biro ang iba pang dahilan ng matinding stress. Statistic, yung mga research shows that most stressful experience would be yun nga, namatayan ng isang significant other. Death of a significant other is one of the most stressful experience in our lives, in the lives of people. Dumadaan din tayo sa matindi at mahabang stress kapag may namatay na mahal sa buhay. Tapos, you know, now, iba-iba yan, eh, no? Iba-iba. May mga, or kunyari, isipin mo na lang, kunyari, di ba? Nahuli mo yung asawa mo, nagloloko, niloko ka. Ang sakit nun eh, di ba? Ang sakit nung ano na yun. Now, there are people who can handle that, though. There are people who can kind of man. Nai-stress na ako sa'yo! Kasama pa sa mga dahilan ng matinding stress ang problema sa pera. Kulang na naman! Kaya naman madalas walang lakas o walang motivation sa buhay ang isang stressed na tao. Oh, bakit andyan pa? Hindi, may pasok ka. Tara na. Eh? Anong oras na? Tara na. Eh! Bahala ka. Totoo? Ayaw mo? Apektado ang pagkain ng isang stressed na tao. Minsan dahil walang gana, hindi ito makakain. Boy, hindi ka kumakain. Eh, totoo? Kunin mo na. Nga? Wala akong gana. O kaya'y stress eating o kain ang ginagawang pangontra sa stress. Ano yung mga second-hand store na yun? Mag-iingat kayo dyan kasi malay nyo, mamaya may sumpap pala yung mga segundo. Hindi naman, kagagaling pa lang. Ang sarap talaga. Kaya hindi nakakapagtaka na tumataba ang mga taong madalas nakakaramdam ng stress. Lahat ng mga tao ay nag-undergo sila ng stress. They experience stress.
but not everyone would have the same response to stress. So depende yan sa adaptation ng isang tao. Kapasidad niya to adapt to stress. Pati pagtulog o pagpapahinga ay apektado. Depende ang reaksyon ng tao sa stress. Minsan kahit anong pilit ay hindi makatulog o kaya naman wala nang ginagawa kundi matulog ng matulog. Sina! Ano ba? Tara na! Kapag matindi na ang stress na nararamdaman, mas matindi na rin ang epekto nito sa tao. Maaaring mauwi ang matinding stress sa depression. Ang ilang sintomas ng stress ay labis na pagkabalisa. Pangalawa ay yung sobrang kabado ng tao. Pangatlo ay yung labis na pag-alala sa mga bagay-bagay. At kapag matindi na raw ang stress, maaari itong mauwi sa depression. Labis na pagsakit ng ulo at pagsusuka at marami pang iba. Ilan lamang yan sa 50 sintomas ng taong nakakaramdam ng stress ayon sa pag-aaral ng American Institute of Stress. Kahit sino ay pwedeng makaramdam ng stress o magkaroon ng isa, dalawa o mahigit pa sa mga sintomas na ito. Kilala si Jen na masayahin at maraming kaibigan. Pero hindi ito ang Jen na nakilala ko dahil matindi raw ang stress na pinagdaraanan niya ngayon. Sige Jen, ano yung number one stressor mo? Yung unang-unang papasok sa isip mo pag sinabi kong stress. Ano to? Iniwan ka. Mm-hmm. Wala na sa akin yung mga anak ko. Mm-hmm. Wala rin sa akin yung father ko, yung mother ko rin wala sa akin. So you're totally alone. Mm-hmm. Mm-hmm. Ganun yung parang hindi ko alam kung natutrauma ba ako sa feeling na laging left behind. Failed relationship ang sanhi na matinding stress ni Jen. Madalas hindi siya mapakali. Lapitin din siya ng sakit dahil hindi siya nakakatulog. Bumababa kasi ang resistensya ng isang tao kapag hindi sapat ang tulog. Minsan pa nga, nakakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo at tip-tip dahil na rin sa stress. Blame on me lagi nangyayari. Parang biniblame ko yung sarili ko sa nangyayari. Parang at the end of the day, isa ka na lang dahil sa mga wrong decisions mo. Parang more on me. Kapag matagal na ang nararamdamang stress, maaaring magkaroon ito ng malalang komplikasyon. Minabuti ng aming team na ipakonsulta siya sa isang espesyalista. Yeah, so ano kaya yung reason kaya medyo napunta ka rito? Dok, nagkakaroon po kasi ako ng mga struggles as of now. Yeah. Like, hinihirapan po akong matulog. Mm-hmm. Yeah, Jen, kailan pa ba nag-umpisa ito? Itong mga sintomas mo? Actually, ano pa po to siya, Dok? Siguro, ano na po, February kasi ako, tinansya ko po siya, February pa siya nagkaganto. Right. So, months ko na po siya na-experience. Kung pag-usapan naman natin yung stress, ano kaya yung mga stresses na yun na siguro nagpa-umpisa nito? Opo, last, ito pong kasing bagong pagpasok ng taon, nagkaroon po kami ng problem sa panganay kong anak. Right. Which is naging diabetic type 1 siya. Mm-hmm. So, after po ng case niya, next po yun is failed relationship. Right. Oh. So sunod-sunod po yung naging pains ko that time. Right. So yun po yung nakikita kong cause kung bakit nagkakaganon ako ngayon. Sunod-sunod ang mga tanong ni Jen kay Doc Randy. About sa appetite naman, do you feel may changes rin sa appetite mo? Oo po. Na-assess ko po sa sarili ko, nag-stress eating ako sobra. Nag-stress eating. Yes. Nang malaman ni Doc Randy ang buong sitwasyon, hindi na lang pala stress ang nararamdaman ni Jen. Alam mo, Jen, yung tinatanong ko sa'yo ay mga sintomas ng depression. Mm. So, ang score mo sa tinatanong ko sa'yo, no, ay 9 out of 9. So, ang ibig sabihin nun, talagang pwede kang bigyan ng diagnosis ng major depression na posibleng nagsimula nga sa mga stresses mo sa buhay. We need a talk therapy or counseling plus the medication. You know, otherwise, talagang magsasuffer yung work mo and yung other relationships mo. Bukod sa therapy at gamot, ipinagbilin din ni Doc kay Jen na iwasan ang pag-iisa. Ngayon, luminaw na ang ilang bagay na nasa isip ni Jen. Jen, kamusta ka na? Sa ngayon po, mas okay na compare nung mga nakaraang araw na sobrang wala akong idea sa kahit na anong
anong tungkol sa depression, sa stress, kung paano ko i-deal, kung ano yung mga dapat kong gawin tungkol dito sa ganitong state. Yung consultation mo kay Doc kanina, how was it? Ano-ano yung mga importanteng natutunan mo? Kay Dr. Randy, kailangan kong ng mga atmosphere na makakatulong sa akin. So, kailangan ko, totoong kailangan ko nakasama kasi may isa lang ako. So, wala akong kakausap. Do you think you love yourself? Mahal mo ba yung sarili mo? Sa pagkakonflict ko, hindi. Hindi ko siya minahal na sobra. Okay, having said all that, what's the next step? Anong unang-unang plano mo ngayon? Actually, yun, mga previous days, kapag tinatanong ako ng ganyan, mental block din ako. Hindi ko, kasi hindi nag-work na maayos yung utak. Mm-hmm. So, hindi ko din ma-decide kung anong gusto kong gawin, anong bala kong gawin. Mm-hmm. Pero, nung nakausap ko si Dr. Randy kanina, naisip ko na kailangan ko muna i-deal tong sarili ko. Bukod sa mga nararamdaman ni Jen, mas marami pang malalang sakit ang pwedeng iugnay sa stress. Ayon sa pagsasaliksik, ang chronic stress ay naiugnay sa ilang sakit tulad ng heart disease, cancer, maging sa suicide. Hindi lang sakit sa ulo o sa dibdib, pero buong katawan ang apektado ng stress kapag malala na ito. Bukod sa sakit sa puso at cancer, ang ilan pang sakit kaugnay sa stress ay diabetes, mahinang immune system o resistensya,